mga natalong barangay official na hindi mag-init at mga maayos na mga kagamitan, dokumento ng barangay, pwedeng kasuhan. Maaari umanong kasuhan ng mga natalo sa eleksyon o mga dating barangay officials na hindi magta-turn over o maglilipat ng maayos ng mga pagmamay-ari ng barangay sa mga bagong kapitan. Ayon kay Department of Interior and Local Government Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr., ang mga bagong halal na opisyal na nanalo sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan election ang may karapatan na sa mga public property ng barangay tulad ng gym, barangay hall at health center at hindi na po ang mga natalong opisyal. Kaya hindi ng mga barangay service at mga gamit sa loob ng mga barangay hall gaya ng cellphones, computers, printers, mesa at silya ay pamamahalaan na rin ng new elected barangay captain. Pag nanalo ka ng kapitan and you're able to take your oath, naproklama ka, then you're the punong barangay, you have control over the property. So including po yun, gym o anuman facilities ng barangay. So hindi po pwedeng pigilan ka dahil ikaw na yung kapitan. Ikaw na ang may jurisdiction para gamitin yung mga ari-arian at materyales ng barangay. Kung sakali naman anyang hindi maibalik ng tama mga ari-arian o pondo ng barangay, ay pwedeng kasuhan ng dating opisyal ng malversation of public properties of funds. Base sa Article 217 ng Revised Penal Code, ang malversation ay ang paglustay ng pondo o ari-arian ng publiko na ginamit sa sariling kapakanan. Kung may mga dokumento o papeles namang nawala ay pwedeng sampahan ng infidelity in the custody of documents ang barangay official na nakawala nito. Both are criminal cases po, no? Yung malversation, ang range ng penalty niya, is, I think it's about 12 years to 20 years, depende sa amount, no? Infidelity is about 2 to 4 years. No? Isa pa, halimbawa, punong barangay ka, talo ka ngayon, hindi ka nag-turn over. 2 years lang yan. After 2 years, lumabang ka, nanalo ka. Then, pwede kang habulan, pwede kang kasuhan ng administrative case doon sa hindi mo pag-turn over noon ikaw ay natalo. Kasi wala na po yung tinatawag na condonation doctrine. Kasi dati na yung tinatawag na condonation doctrine. Pag na-re-elect ka, yung administrative case mo noong unang termino mo, wala na yon. Pero tinanggal na po yan sa Binay case, sabi doon. Kahit gaano katagal, kahit ilang beses ka ma-re-elect, pwede ka pa rin makasuhan administrative case. Matatandaan na sa Barangay Kalawagan, Cabanatuan City, naging isyu ang pahayag ni ex-Kapitan Joey Cucay na higit 20 taong nanungkulan sa isang interview na hindi niya umano ipagagamit ang barangay hall sa nakalaban nito at nanalong si Kapitan Reynaldo Jerry Ramos. Ito pong barangay hall, ano ba tawag ito? Barangay hall o health center? Health center ito po. Ito po? Ito po, sinisiguro ko po sa kanila na hindi po nila makukuha ito sapagkat ito pong lugar na ito, ito po ay pag-aari ng ating pamahalaan. Mm-hmm. No? Pati po yung lupa. Kaya kung mababasa niyo yung signboard sa gilid ng cover court, Kuya Pepe, ito ay multi-purpose sa health center natin. No? Ito ay extension ng health center ng lungsod ng Cabanatuan. Kahapon, November 16, 2023, formal nang naupo ang bagong halal na kapitan na si Ramos. Kwento ni Kapitan Ramos, hindi naging maayos ang pag-turnover sa kanya ng Secretary at Treasurer ng mga kagamitan at pasilidad ng Barangay Kalawagan. Medyo maayos naman yung turnover, puro hindi naman gano'ng mapapakinabangan, puro bulok. Alam naman mapapakinabangan sa loob, alang bangkuan, alang lamesa, ala lahat. Eh, sa ngayon, wala pa. Diyan pa lang din sa opisina ng senior citizen na yan. Sama-sama kami dyan. Kasi ala pa eh. Andiyan yung gamit nilang natirang printer sa computer na halos hindi na magamit. Pag pinindot mo, ala na, napakatagal na. Hindi namin alam kung ano gagawin namin ngayon dyan. Puro luma lahat, ala kaming gagamitin. Dahil dito, nanawagan naman si Kapitan Ramos ng suporta kay Governor Aurelio Oy Umali na matulungan sila na makapag-umpisang muli para mapagsilbihan ng maayos ang kanyang mga nasasaktan.